Mga kaibigan, kasama ko ngayon si Roy Asinero, one of the best tour guide na Pinoy dito sa Japan. So make sure from Tokyo to Osaka hanggang Sapporo, ito yung gamitan niyong tour guide, okay? The best, right on time, pleasant gentleman, true Pinoy. At alam niyo lahat na mga kailangan punta dito sa Japan. Ang tunog na lalatay sa'yo, walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta tiwali gigisahin ni Percy Lapid, si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire, Lapid Fire. Percy Lapid, matapag na sandigan ng mamamayan, pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire, Lapid Fire, Lapid Fire. Magandang umaga! Congratulations! Tagahanga mo kami, hindi mo lang nabubuhan. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo. Pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda kako, tira mo kako yung si Percy kako, magaling talaga. Pero talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, kinabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatunto ng Lapid Fire na inyo pong napapakinggan Lunes hanggang Biyernes pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi sa ating pong live streaming at sa ating po namang palatuntunan na napapakinggan sa DWBL alas 10 po hanggang alas 11 ng gabi. Sa mga nanonood po ng ating live stream ay maaari po kayong magbigay ng inyong mga reaksyon sa gawing kanan po ng ating live streaming. Meron po tayong chat room. I-type lamang po ang mga reaksyon na ating pong babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Samantala sa mga nakikinig sa himpilang DWBL ay meron po tayong text line kung saan maaaring itawag at i-text ang inyong mga reaksyon. Ang numero po ay 0915-7070-625. Ang balita nito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Walang preno kung bumatikos.
malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Napanood niyo po ba ang katarantaduhan sa kamera? Nakita na ninyo? Talagang hindi papayag eh, no? Sabi ko na nga ba eh, suwapangan sa Kongreso. Ano-anong issue pa ginagamit eh. So simulat sa poll, mga kaibigan, eh talagang walang balak na isalin ni ano ni Speeter. Si puro dura eh. Puro putak. Puro laway. Mga kaibigan, no? Pa, si ano si Caldero talaga parang ano to eh, babaeng buntis na hindi mapaanak. Sipin ninyo. Eh yan eh, pagsususpechahan dyan, siyempre ang Malacanang din ang nasa likod po niyan. Iba ang sinasabi sa harapan, iba po ang nangyayari, di ho ba? Sabi na yung mga walang palabra de honor. Antakin ninyo, meron bang ganyang kasunduan? Nakipag-usap pa sa presidente, yung presidente naman nakipag-utuan, nakipag-kunya-kunyarian. Sipin nyo, dyan inaaksaya ang panahon. Samantalang sa pagluta sa problema po ng pandemya, mga kaibigan, eh wala. A-announce, GCQ, MGCQ. Puro ganun lang ba? Yan ba trabaho ng presidente? At yung pong antayin na lang kung kailan magkakaroon ng bakuna? Ayan na po, naglabasa na katotohanan. Ito'y malaking sinakulo ito sa panahon ng pandemya. Eh sa isang taong pahumahal na araw eh, nagsinakulo na sa Kongreso eh. Akalain ninyo 184 daw na mambabatas ang kwan, nireject yung offer ni Cayetano na mag-resign as Speaker. Tayo hihimay nito ha. Akalain ninyo eh, di ba nag-usap na? Oh, huwag mo sabihin hindi alam ng Malacanang yan, katulad ng sinasabi ni Roque. Na hindi raw nakialam ang presidente sa ano ho, speakership. At kung nakialam man daw to ay bilang partido, leader daw ng partido. Napanood ko na yan eh. Alam nyo kung saan ako napanood? Sa Netflix, House of Cards. Bida rin, parang si Cayetano eh. Mahilig sa manipulation. Manipula. Panoorin nyo yun, yung House of Cards. Yung congressman na naging vice president, at gusto niyang maagaw pati yung presidency. Yun eh, plano, long range planning yun. Ayan po mga kaibigan, ano, ha? 184 na mambubutas dyan po sa House of Party List Representatives. Ang ika nga po, tumanggi raw dun sa alok ni Cayetanong mag-resign na siya bilang speaker. At ang palasyo naman, eh, dumistansya raw, ha? Diyan po sa nangyayaring yan na ika nga, eh, balasubasan sa kamera. Meron pong sinasabi itong mga marine scientist na yan daw pong itinambak, ha? Diyan po sa Manila Bay na dolomite. Yan po'y magastos na hindi makalulutas sa problema ng Manila Bay.
Ayun niya sa mga marine scientists. Eh, kaya ang tawag dyan, scientist. Bueno, mga kaibigan, itong 184 daw na mga ika nga, eh, siguradong ito eh, may kapalit. Alam naman ninyo sa politika, eh, hindi ka namang gagawa ng hakbang, lalo na magkakaroon ka ng kagalit nang hindi mo naman pagkakakitaan. Gagawa lang ng kaaway ang mga yan kung sila po ay makikinabang, siyempre, di ba? Oh, yun namang, kwan ho, yung katulad ng ginagawa ni Cayetano, lahat gagawin, di ba? Para ika nga siyang laging magtagumpay, manipulator yan eh. Ha? Minamanipula niya yung sitwasyon. Kamukhang kamukha yan nung nasa House of Cards. Baka yun ang napanood ni Alan Peter Cayetano na ginagaya niya. Yung congressman, naging vice president, naging presidente. E di ba sinasabi rin natin yan na posibleng para hindi masunod ang constitutional succession, mga kaibigan, eh tsak na mag-iisip din niya si Cayetano. Basahin mo lang yung line of thinking niya, ganyan eh, mga kaibigan eh. So ngayon, pagkatapos po na pag-aharap nila sa Malacañang, sa harapan ni Presidente Duterte at napagpasyahan na naman na isalin ang kapangyarihan ng speakership dito kay Lord Alan Velasco. Abay, pagkatapos ho nun, eh sino maniniwala na yung ginawa ni Cayetano walang backing ng Malacañang, mga kaibigan? Hindi ho gagawin niya yan at ng mga congressman na bumoto para tumanggi raw na mag-resign si Cayetano, mga kaibigan, gagawin ba yan ng mga yan kung walang go signal sa Malacañang? Yan po, kasi unang-una, yung sabi nga sa inyo, yung pakikialam ng Malacañang sa liderato ng kung sino mamumuno ng House of Representatives, abay malinaw yun. Ha? Eh hindi na ho partido pinag-uusapan dito eh. Pinag-uusapan na rito ay speakership. Ngayon, ano sabi ho, ito raw mga mambabatas eh bumoto para tutulan yung resignation nitong si Alan Caldero Cayetano, mga kaibigan, bilang speaker ng House of Party List Representatives. Ha? Ngayon, bakit ho siya nag-resign? Ha? Eh hindi naman ho yun ang susundin, hindi ba? Hindi naman yun yung napagkasunduan. Dahil sa simula't sa pool, ang kasunduan dyan, eh merong hatian sa liderato. Abay, mantakin ninyo, eh paglabas ng Malacañang, iba na po ang nangyari, mga kaibigan. Eh dito, paniwala ng iba, pati yung mga dating sumusuporta kay Velasco, mga kaibigan, eh napabago ng isip at kumampi kay Cayetano. Bakit? Ginagawa lang ng congressman yung pag may kapalit eh. Mga kaibigan eh. Pagka may gaila na pork barrel, mga kaibigan, o kaya eh cash, diba? Katulad sa panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo, tuwing magkakaroon ng aberya, patatawag sa Malacañang ang mga congressman, paglabas may daladalang supot. Ang lamang kwarta, mga kaibigan. Ang buto, isipin mo, bakit siya nag-offer ng resignation? Eh, hindi ka naman kailangan mag-resign. Wala ka naman pag-re-resignan. Ha? Sapagkat, alinsunod sa kasunduan ninyo, kayong mga bugok, nagkasundo kayong mga
yung mga walang honor, ha? Mga walang palabra de honor, mga kaibigan, sipin mo nag-usap-usap kayo, nagkasundo-sundo kayo na maghahati kayo sa termino. So, paano ka magre-resign? Ha? Magre-resign ka bilang speaker? Eh, tinanggap mo na rin sa usapan ninyo sa Malacanang na isasali na yung pwesto. Hindi ba? Ngayon, pagtalikod, sasabihin mo, magre-resign. Ginamit niya yung salitang resignation. Wala naman nun eh. Mga kaibigan eh. Di ba? Irerelinquish mo. Yun ang dapat na mangyari. Eh, hindi mo ginawa yun eh. Ang ginawa mo, nagmaniobra ka ng politika. Di ba? Ng katarantaduhan. O, minanipula mo. Kunyari, nagre-resign. Saka magre-resign. Eh, tapos na. Yung nagre-resign, yung may termino pa. Wala ka ng termino eh. Di ba? Kumbaga, tinuldo ka na yun dun sa pag-uusap ninyo. Eh, lumalabas, kunyari yung pag-uusap. At alam yun ni Presidente Duterte. Dahil kung hindi alam, lalabas na tinarantado siya. Di ba? Eh, tinarantado ako eh. Oh, mga kaibigan. Tapos sasabihin niya yun na Malacanang, abay, wag tayo sumali dyan. Pwede ba wag tayo sumali dyan? Eh, buko na eh. Kaya sasabihin, wag tayo sumali dyan para isipin na wala siyang kinalaman doon sa saksakan sa likod. Saksakan sa likod dyan eh. Ano pa tawag nyo dyan? Di ba traiduran yan? Oh, kunyari ito, nag-usap, Malacanang. Oh, dalawa. Ah, ganun ba? Oh, sige, salin mo na rito. Kay Velasco, alinsunod sa kasunduan, bababa ka na. Oh, kesyo, ayaw daw pumayag ni Velasco na hanggang Disyembre. Sabi ni Cayetano, eh ba't Disyembre? Hindi naman Disyembre ang kwan eh. Ang kasunduan eh. Ang kasunduan hanggang katapusan ng Setyembre. Yun ang kasunduan. Tapos ang gusto raw ni Velasco, October 14, ayaw daw ng Disyembre. Ang gusto raw ni Cayetano, Disyembre sana. Bakit mo gagawin Disyembre? Di ba? Ba't ka naglalatag ng ibang kondisyon? Eh, hindi naman yun yung kondisyon. Ha? Pwede ba yun sa kontrata? Oh, mga kaibigan, dito, masawol pa kayo sa may kontrata. Kasi public official kayo. Lalo ka na, kaldero. Sapagkat, ang importante sa isang public official, yung palabra de honor. Yung word of honor. Mga kaibigan, wala ka noon, matagal na. Alam namin yun. Dati magnanakaw si Gloria sa'yo, di ba? Eh ngayon eh, lintik ang paggalang mo kay Gloria ngayon eh. Di ba? Abay, kung palakasan lang, mas malakas sa'yo si Gloria kay Digong nyo, di ba? Kesa sa'yo. Oh, mga kaibigan, di ba? Kaya mabait ka na dun sa dating magnanakaw, di ba? Oh, sabi ko sa inyo eh. Ngayon, eto, minaniobra niya yan. Hindi mo naman kailangan mag-resign eh. Ang kailangan mo, i-relinquish. Ano yung i-relinquish? Isalin mo. Di ba? Ito na, kumbaga sa military, yung change of command, di ba? Magpapalit na ng liderato, halimbawa, oh, gagawin mo, bigay mo yung bandera, di ba? Yung bandila, oh, bigay mo rin sa isa. Ha? Eh, mga kaibigan, dito, hindi. Nagdrama, gumawa ng script. Ha? Talagang nakaplano na yan. Kasi wala siyang planong bumaba. Ang pinagplanuhan niya, papanong mamaniobrahin. Kapag ka, i-imbok na, o kaya darating na yung oras, yung sandali, na kailangan na niya lisanin yung pwesto niya. Mga kaibigan, alinsunod sa kasunduan nila. Sila-sila gumawa niyan. Tapos sila-sila nagtatarantaduhan.
Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tama ng Lapid Fire! Maniniwala pa ako kung nag-resign ka bilang congressman. Di ba? Ito namang si Juan, alam nyo malaking pagkakamali ni Velasco. Naniwala. Di ba? Eh ilang araw na natin sinasabi, walang palabra de honor yung mga yan. Di ba? Oh, mga kaibigan, ang problemang nangyari kay Velasco, naging problema niya, naniwala. Ha? Mga kaibigan. At ang dapat na naging stand niya dyan bilang para matupad yung gentleman's agreement, mga kaibigan. Eh dapat eh, nagsalita na siya kagad sa umpisa pa lang. Di ba? Na ako ay kikilala lamang sa word of honor ni Presidente Duterte. Di ba? Dahil siya saksi dyan, pumayag siya dyan, hindi naman supposed to be dapat ganyan ang proseso. Di ba? At sana sinabi niya na ako ay hindi magiging katulad ni Alan Caldero Cayetano kung ako ang mauupong speaker. Dapat inumpisahan niya sa media, ganun eh. Kita mo ngayon, puro ang nagsasalita si Cayetano. Nasa bulsa yata ni Cayetano yung mga media, mga kaibigan eh. Oh, eh bakit si Velasco walang espasyo? Ha? Oh, mga kaibigan, meron kapra-kapreso. Mga kaibigan, di ba ho? Puro si ano, monopolize ni Cayetano. Dapat, yun ang ginawa mo. May inakan tumunog eh. Pero palagay ko, natunugan ni Velasco eh. Kaya, kung totoo yung sinasabi na si Velasco nangangako na ng chairmanship, hindi mo naman dapat gawin yun eh. Kasi, ang papel nyo ngayon dyan sa Kongreso, hindi na kayo hiwalay na sangay ng pamahalaan. Dahil kayo, unang-una nga, yung pag-uusap nung simula pa lang, ha? Nung 2019, mga kaibigan, nung nakaraang taon, immediately after na mag-assume sila ng kanilang posisyon sa Kongreso, eh, pinag-usapan nyo na yun eh. Mahina ka sa strategy, di ba? Kasi hindi mo alam ang estilo ni Cayetano nung eleksyon. Minumura niyan lagi si Bongbong Marcos kahit na sila ay parehong nasa barko ni Digong nyo. Hindi ba? Bakit ginagawa ni Cayetano yung pati ito? Ha? Kasi gusto niya siya lang ang malakas. Mga kaibigan, para maisulong niya yung kanyang pansariling agenda sa politika. Kasi basura na ito eh, kung tutusin ninyo eh. Di ba talo yan, Vice President? Di ba? Oh, wala na. Dilawan yan, lumipat, mga kaibigan, nagpanggap, di ba? Oh, nung dati, galit kay Gloria, mga kaibigan, dahil para lumakas naman siya sa Dilawan, di ba? Oh, nung palubog na barko ni Gloria makapaglaro yun noon. Oh, panoorin nyo yung House of Cards sa Netflix, dun sa mga mini-Netflix. Makikita ninyo, yung bida ron, eh, yan ang trabaho, yung ginagawa ni Cayetano. Sabi ko nga sa inyo, kung may natutuwa na nag-aaway yung kampo ni Robredo tsaka ni Marcos, mga kaibigan, si Cayetano yun. Ha? Kasi magkakaroon siya ng opportunity. Di ba? Alam naman ninyo, hindi lang nila magawa ngayon yan dahil wala na silang troll eh.
Di ba? Kaya gusto, ipasara na raw yung Facebook dito sa Pilipinas, mga kaibigan. Di pasara nyo. Sino malulugi dyan? Di ba? This, to disadvantage yan ng administrasyon. At saka ng mga walang yan politiko na bumaboy sa Facebook. Yan yung sinasabi ko nung una. Ang Facebook, dapat, eh, kwan, wag natin babuyin. Di ba? Eh, ito'y pagkakataon na ito para maraming bagay tayong pwedeng magamit o maraming bagay ang pwede mong tamasahin sa paggamit ng Facebook. Bakit mo sisirain yan? Eh wala, pera lang sila, kapangyarihan lang sila. Binaboy nila, ginamitan nila ng mga troll. Sila nagbabayad. Oh, sasabihin ba ni Presidente Duterte yan kung ano? Eh pag-amin na yun eh. Na ginagamit niya talaga yung mga troll para sila lang ang lumabas na mabuti at pasamain ang lahat ng mga hindi naniniwala sa kanila. Oh. Eh, ang kamalian ni Velasco, dapat bago pa lang nung natunogan niya, sana na wala itong intensyon na bitawan yung pwesto to si Cayetano, dapat ang ginawa niya, nagsalita siya sa media na pag natapos ang termino at ako na ang papalit na speaker, pinangangako ko sa inyo, hindi ko gagawing rubber stamp ang aking sarili, hindi ako magiging prostitute. Kung sinabi mo yon, ano mapapala mo? Sigurado rin hindi ka mapapaupo eh. Di ba? Sigurado rin eh. Gawin mo man at hindi yon, hindi ka rin pauupuin. So dapat inunahan mo na. Di ba? Para nakakuha ka ng simpatsya. Oh, kaya kahit ano ngayon ang gawin nila, pag binalasubas ka, wala nang maniniwala sa paliwanag nila. Yun ang dapat mong ginawa. Sana kung ang magsasalita, kamukha ko lahat. Di ba? Mga kaibigan. Eh, hindi. Ang gagawin sa'yo, tignan mo. Wala ka na sa media. Ang nagsasalita lang si Cayetano. Ikaw, hindi. Di ba? Hindi mo napansin. Oh, yun ang malaking pagkakamali mo. Sayang. Kasi kung yun ang sinabi mo na hindi tayo magpapagamit, ha? Sisiguraduhin natin, o lalo na yung pork barrel, di ba? Eh wala, eh wala talagang may balak sa inyo na bitiwan yung pork barrel, di ba? Oh, talagang ang gusto ng mga ito, ipagpatuloy yung naideklara na ng Korte Suprema na labag sa batas. Ipinagpapatuloy pa rin. Ito'y sa kabila na itong kanilang sinasakyang administrasyon, mga kaibigan, ito nagsasabi, galit daw sa corruption. Eh yung palang, dapat di ka na naniwala eh. Di ba? Sabi ko sa inyo, walang palabra de honor yan eh. Oh. Kaya si Presidente Duterte, mga gagong politiko na lang ang naniniwala dyan, paano? Nakikinabang. Mga kaibigan. Pero yung United Nations, yung ibang mga bansa, hindi maniniwalaan yan. Kasi hindi naman utak-dapya yung mga yun eh. Unang-una, wala naman kasi silang pakinabang sa pork barrel eh. Di ba? Hindi naman sila mabibigyan ng pork barrel eh. So hindi nila mabibilog ang ulo niyan. Di ba? Oh, mga kaibigan, puro expose yan sa international relations. Mga kaibigan, United Nations. Sino mabibilog mo ulo ron? Lalo ka lang magiging panganib. Pinakikita mo na lalo kang magiging panganib doon sa pagbago ng statement. Kunyari, laban daw siya sa ginagawa ng inchik dito ng China. Sino maniniwala sa iyo doon? Eh, iba yung nangyayari sa Pilipinas.
Sa Pilipinas, maraming pogo. Illegal, ah. Sugal na negosyo, ah. Ang daming inchik dito. Oh. At saka ang mga sundalo natin, siya pa nagsasabi, huwag kayong pupunta riyan. Pabayan niyo yan. E, katumbas na ang ibig sabihin, huwag niyo ipagtanggol yung bansa. Ha? Wala kayong mapapala dyan. Dito, meron kayong mapapala sa akin. O, bigyan yan. Yan, mga kaibigan. Ayan po eh. Panay, alam niyo ngayon, ang uso dito, ang pinakamalaking industriya ngayon, eh yung katraiduran sa bansa at sa mamamayan. Yan ang pinakamalaking ano, institutionalized na ngayon. Ini-institutionalize ang kataksilan, ginagawang hanap buhay at negosyo ang kataksilan sa bansa at sa mamamayan. Ano ba mapapala namin dyan sa pag-aaway nyo sa speakership? Wala. Pero hindi nyo kami malilinlang na yan ay para maipantakip na naman doon sa mga issue na hindi masagot ng gobyerno. Corruption, yung invasion ng China, yung pagtataksil sa bansa natin, yan ang mga importanteng issue. Yung pandemya na wala namang ginagawa para tugunan, mga kaibigan, kundi magantay ng bakuna. Eh, ibig mo sabihin eh, hanggang di naiimbento ang bakuna, walang presidente. Ha? Kasi ang alam namin, ang presidente, may ginagawang iba yan. Di ba? Katulad sa Japan, katulad sa Amerika, katulad sa Europa, sa Australia, Canada. Lahat yung mga leader dyan may ginagawa. Hindi nakatago. Hindi yung magsasalita para sabihin lang yung MECQ, GCQ. Ha? Mga kaibigan. Hindi. Yung si Abe nga nun, pumupunta pa sa mga ospital eh. Di ba? Dinadalaw yung mga tinitignan ng kalagayan ng mga tao. At gumagawa ng mga programa para hindi bumagsak ang kabuhayan ng mga mamamayan nila. Maalagaan ang kanilang mga mamamayan, kapakanan ng mga mamamayan. Ha? Bigay ng iba't ibang, eh dito eh, ninanakaw pa. Ha? Wala, ang daming hindi natulungan dito. Kaya ngayon, ha, papansinin ninyo, maraming magnanakaw na ngayon. Tsumetsempo lang yan. Ha? At dadami yan. Kasi walang ginagawa. Ang iniisip kasi sa ibang bansa, paano nating, anong programa ang gagawin natin para yung mga posibleng ma-dislocate sa hanap buhay dito, matulungan. Wala eh. Wala man tayong ganun eh. Di ba? Ang daming sinasabi ni Rokwe, ni Mantika Rokwe, na galing daw sa bibig ni Presidente. Eh, ba't di siya magsalita? Di ba? Ngayon, yung explanation, yun ang papel ni Roque. Pero nakita nyo bang nagsalita yan? Kung hindi MECQ. Tapos, magre-retoric dun sa video niya, kung ano pagsasabi. Facebook, akala niya, utang na loob ng mundo sa kanya. Ha? Kung ba't siya pinanganak sa mundo. Yun ang tingin ni Presidente sa sarili niya. Utang na loob ng mundo sa kanya. Ang pagkasilang niya dito sa mundo. Mga kaibigan. Sipin mo ko, sabi, kundihan niya kayong makakatulong eh. Minumura pa eh. Kundihan niya kayong makakatulong, sara na natin. Bakit? Inimbento ba Facebook para tumulong sa'yo? Sino ka ba? Di ba? Isipin mo yan. Ano nung pinagsasabi? Walang kabuluhan? Mga kaibigan? At saka parang ano, parang yung away ko ano eh. Napakababang uri ng pakikisagot niya. Eh, yun lang nagpapa
ano na eh, yun na eh, ibig na sabihin eh, inaamin na niya na sila ay gumagamit ng mga walang hiya para babuyin yung social media. Sipin mo, sana kung kayo lang nagbabasa niyan, tsaka yung kalaban niyo eh. Lahat ba nang nagbabasa ng gumagamit ng Facebook eh, kakampi nyo, kung di nyo kakampi, kalaban nyo? Ganun lang ba yon? Ba hindi. Yung Facebook, para sa lahat yan eh. Kayo bumaboy niyan eh. Yung mga alaga ninyong troll eh, na pinagkakagastosan at binabayaran ninyo. Diba? O, mga kaibigan, inaamin ninyo eh. O, bakit ka nagre-react doon sa Facebook? Bakit sasabihin ninyo eh? Kwan, bakit mo susumbatan? Ano ba utang na loob sa'yo ng Facebook? Ha? Obligasyon ba ng Facebook na konsintihin ang katarantaduhan pinagagawa ng mga troll? Ha? Diyan sa Facebook? Mga kaibigan, binaboy nila. Pinababa ang uri, ginamit sa kawalang yan. Eh, ang ganda-ganda niya, sipin mo. May Facebook ka. Ha? Lahat ng gusto mo makausap, diyan mo makakausap eh. Di ba? Oh, diyan mo sila makikita eh. Mga kaibigan eh. Oh, hindi ba nagtutulay yan para sa magandang magandang pakikitungo, ha? Nakikita mo yung mga dati mong kakilala. Sipin mo, pasukan ninyo ng politika, ganyan. 'Di ba? Pambababoy. At saka mga kwan, ang mga ginagawa, fake news talaga. Ginamit sa fake news. Kaya magtatayo sila ngayon, Facebook. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Style ni Cayetano, bulok. Bulok na bulok, mga kaibigan. Bulok na bugok pa. Ito, sabi, yung kanyang mga ginagamit na dahilan para huwag makaupo yung kalaban niya. Tinuring niyang kalaban yun. Hindi ba magkasama kayo kay Presidente Duterte? Ba't mo kakalabanin yung kasama mo? Ano ibig mong sabihin nun? Nagpa-power play ka. Di ba? Oh. Nagpa-power tripping ka. Di ba? Ngayon, doon sa mga ginagamit niyang laban sa kanyang kalaban, eh, doon niya ngayon isinasakay yung paglolipap kay Presidente Duterte. Ito sabi, oh, I will not be a party to letting the president down. Hindi raw siya magiging kabahagi na maipahiya ang Pangulo. So I'm offering my resignation. Sipi mo, nag-offer ka ng resignation, doon ba sa kasunduan ang sabi magre-resign ka? Hindi naman eh. Di ba? Kikilalanin mo, i-honor mo yung napagkasunduan. E palibasa nga, ako, paniwala ako, I am entitled to my own opinion. E pinasakay nila sa balat ng mani si Velasco, mga kaibigan, niloko nila ni Presidente Duterte. Mga kaibigan, para maging makatotohanan, pinayagang mangyari yan. Bakit papayagang mangyari yan? Di ba? At bakit bigla sasama lahat yung mga congressman sa ganun? Alam na alam, nag-uusap sila, di ba?
Asa pahayagan lahat yan. Tapos gumawa ng gano'n. Wala namang reason for resignation eh. Ano point doon? Ha? Hindi ba ang dahilan ng pag-uusap nyo, yung para kilalanin, igalang, yung kasunduan? Asa na resignation doon? Ha? Mga kaibigan, wala naman eh. Oh, hindi ba? Hindi affect ako ha. Sa panig ni Velasco, eh walang mangyayari na dyan eh. Kasi nga, mali ang ginawa niyang naniwala siya eh. Ha? Umasa, naniwala, siguro. Baka pati yung anak ni Presidente Duterte kasama sa pinaglaruan sila eh. Di ba? Pinaglaruan si Velasco eh. Oh, mga kaibigan. Ang nagmanipula lahat niya si Juan Cayetano. Oh. With imprimatur yan ni Presidente Duterte. Kawawang kawawa ang labas ni Velasco diyan. Paano? Hindi rin siya marunong ng Juan. Eh kasi yun ang mahirap eh. Pag dumidepende lang kayo eh. Sa presidente ng Pilipinas eh. Kay digong nyo. Di ba? Doon kayo nakabalatay lahat, nakasabit kayo lahat doon eh. Wala naman kayo, hindi naman kayo naglilingkod palibasa sa bansa. Pero kung ikaw naglilingkod ka sa bansa, bago pa dumating yung petsa na yon, anong sasabihin mo? Well, kung dadating na yung oras na ako na ang susunod dahil doon sa kasunduan na pinayagan ni Presidente Duterte, hindi nila masabing ganun eh. Di ba? Hindi nila masabi. Eh, hindi ko papayagan na pakialaman ng co-equal branch of the government ang legislatura, ang kamara na bahagi ng legislative branch. Alam nyo kasi bakit tayo merong tatlong magkakahiwalay na sangay ng pamahalaan? Ano ba ang pinaka pangunahing purpose nun o objective nun? Mga kaibigan, bakit tayo merong executive, legislative at judiciary na magkakahiwalay sila? Co-equal branch of the government, di ba? Three branches of the government. Bakit tayo meron ganun? Para sa tinatawag na check and balance. Di ba? May kapangyarihan ng Kongreso na sarili, may kapangyarihan ang judiciary sarili, may sariling kapangyarihan ng executive. Pag may lumabag sa kanilang mandato, kung saan man silang sangay ng gobyerno, ha, nakatalaga, merong check and balance. Hindi mo pwedeng abusuhin ang kapangyarihan mo sapagkat gagana ito laban sa pag-abuso. Yun dalawang sangay ng pamahalaan na yun laban sa isang nag-aabuso sa isang sangay ng pamahalaan na kung tawagin ay check and balance. Wala na yun eh. Mga kaibigan eh, siran-sira na yung check and balance. Kumbaga, ceremonial na lang yan eh. Mga kaibigan. Ha? Kumbaga, kurtina lang yan eh. Oh, wala nang purpose eh. Sipin ninyo, pinakikialaman, hayagan, ha? Eh, mamaya, babasahin ko yung paliwanag na Malacañang dyan eh. Diba, tayo lang naman nagsasabi, diba, na ewan ko, siguro hindi lang ako nakikinig sa ibang programa. Kasi sinasadya ko yun dahil ayokong mahaluan na yung opinion nila
eh makapareho nung akin. Di ba? Eh sila nang gagaya dito, nang sasabihin, nang issue gagamitin. Pero ako, never ako nakinig sa kanila. Kahit kailan. Kung meron mang, halimbawa, eh, makakarating sa akin, depende na yun. Nakakarating yun sa pamamagitan ng iba. Hindi dahil sa napakinggan ko sila. Di ba? Kasi ayoko makontaminate yung aking kwan eh. Yung aking pamamaraan at sa pagkomentaryo, paglalatag ng issue, ayokong mahaluan. Di ba? Oh. Ngayon, itong check and balance sa gobyerno, sirang-sira ngayon yan. Pinakikialaman sila. Ha? Merong nagkukumpas sa kanila. Dapat yun. Hindi yun sinasabi sa publiko eh. Pero ito wala, ginagawa eh. Mamaya, babasahin nga natin yung sagot nila. Dahil tayo lang naman nagsasabi nun, di ba? Na bakit in the first place eh nagkaroon ng kasunduan? Eh hindi naman yun ang rule of law eh. Hindi naman yun ang, that is against rule of law, mga kaibigan. Sapagkat meron silang sariling pansyon, may sarili silang kapangyarihan, independent to each other. Ha? Sinisira nila imbes na i-repair eh. Ha? Kumpunihin kasi sa ibang administrasyon, nangyayari din yun. Pero walang nagkukorek ng maling sistema. Kaya, masyadong lumala na. Pinasamaan itong administrasyong ito ang sistemang problematic na nga. Mga kaibigan, talagang dinapurak yung rule of law eh. Oh, ano sabi dito? Mga kaibigan, lahat ng butas na pwede niyang ibintang kay Velasco ngayon, binibintang oh. Ano sinasabi? Para nga ano, buntis na hindi mapaanak si Cayetano. Mga kaibigan, under the Constitution. Ba? Bumanggit pa ng Constitution. Kanina napanood ko, may Biblia pang hawak eh. Pag ang taong ganyan, masamang politiko na, walang yan na yan. Wala na yung sukdula na ang ano yan. Ang kasamaan ng isang taong ganyan. Yung bang ginagawa mo, pag naglabas ka ng Biblia, magiging tama. Ha? Yung mali mong ginagawa, pinakikita niya, para magmukhang tama sa mata ng lahat, ha? Lalo na publikong nagpapaloko, naglalabas ng Biblia. Ha? Para masabi niya, masabi na yung mali niya, eh, maging tama sa mata ng tao. Yun ang style eh. Taga-sukdulan, di ba? Hindi ba sabi, do not use the name of the Lord. Ha? Paano ba yun? Huwag mong gamitin. Alam niyo naman, mahina ako sa English, di ba? Kaya bumabara ako pagdating sa English. Eh. Nababara ako eh. Hindi, sa Tagalog na lang kasi mas magandang pakinggan pa, unang-una. Huwag mong gagamitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Di ba? Oh, mga kaibigan, isipin mo, pinangangalandakan yung Biblia para magmukha siyang ano, tama sa ginagawa niya. Ano tawag mo ron? Blasphemy yun eh. Mga kaibigan eh. Yun ang tawag, blasphemy.
Ha? Pag ano yun, paglapastangan. Diba? Oh, eh di sukdulan yan. Mga kaibigan, doon ako nakuhan eh. Nangingilabot eh. Sipin mo, kanina yung hindi ko sa TV napanood ha. Sa kuhan, may mga nagsishare eh. Nung live streaming, di ba? Nakita ko mga comment. Naku po, mga kaibigan. Kung ako si Cayetano, pinapatay ko yung live stream eh. Ha? Mga kaibigan eh. Bugbog sarado eh. Ano ibig sabihin nung? Wala nang troll ha? Wala nang troll ngayon. Meron na yan, yung mga nakapagtatago pa ng account nila, di ba? Pasundot-sundot, nakakapasok. Pero kukunti na yun, mga kaibigan. At saka pansinin nyo ang views nila. Hindi na kasing dami ng dati. Kahit si Presidente Duterte pagsalitain mo, wala na eh. Isipin mo, mga kaibigan. Oh, doon makikita ninyo, wala na ito eh. Itong pinagagawa nilang ito, wala na ito. Ha? Wala nang pag-asa Pilipinas dito. Ang mamamayan lalo. Wala na kayong maasahan na anumang ika nga po eh magandang mangyayari sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Ito, sabi ng Palacio raw, ayong kay Mantika Roque, ha? Dumistansya raw si Presidente Duterte diyan sa nangyayaring yan sa ano, House of Party List Representatives, ha? Sa speakership. Sabi ni Mantika Roque, patatawag lang po sa akin ng presidente. Sabi po niya, stay out tayo dyan. No comment tayo dyan. Isipin mo, yung pagdistansya after the fact. Dapat dumidistansya ka before the fact. Di ba? Oh. Eh, para hindi sabihin kasabot sila sa nagpakana niyan, di ba? Oh, may usapan sila ni Cayetano. Oh, sige, sa harapan, sasabihin ko, si Velasco, pagtalikod, gumawa ka na ng ano, ng katarantaduhan doon, mag-circus ka rin sa ano, sa kamera, ha? Para ikaw ulit ang nakaupo. Yan. Para hindi masabing alam yun ni Presidente Duterte, eh kunyari, dumidistansya, mga kaibigan. Eh, lukuhin nyo lang yung panot. Ha? Hindi kami pinanganak kahapon. Ibig sabihin po, ito pa sabi ha, ginagalang po ni Presidente ang naging botohan. Ginagalang daw ni Presidente ang botohan, mga kaibigan. Hindi, ang pinag-usapan eh, ang ginagalang niya yung ano, yung kasunduan. Hindi naman yung botohan eh. Yung botohan, eh mga kaibigan, manipulasyon yun. Ibig sabihin, nag-usap na eh. Mahindi lang nakatunog si Kwan eh. Si Velasco eh. Mahina rin ang ulo. Di ba? Mga kaibigan. Mahina kukote rin. Oh. Nagmamadali. Mahina naman ang kukote, di ba? Mga kaibigan, hindi nakahalata. Ha, napagtalikod niya ron, puro saksak pala sa likod ang tama niya, di ba? Mga kaibigan. Eh saksakan sa likod yang nangyari sa iyo, nilaglag ka eh. Oh, nilaglag siya. Di ba? Ni Presidente Duterte, aminin mo't sa hindi. Oh, yan ang mahirap, mga kaibigan. Kaya sabi nga natin, ang talagang dapat na naging posisyon ni Velasco, eh, para bida pa siya, di ba?
kahit hindi ka naging speaker, pinapalakpakan ka ng publiko ngayon. Di ba? Oh, mga kaibigan. Eh, wala ka namang ginawa. Di ba? Oh, nagpaloko ka. Eh, kasalanan mo yun. Gusto mo sa buhatan din eh. Di ba? Sana, sinabi mo, hindi ako bilang leader ng kamera sa ilalim ng aking ng aking pamumuno, hindi ko papayagan ang sino man na gamitin ito ng iba. Halimbawa, impluensyahan ang anumang tungkulin mandato ng mga mambabatas alinsunod sa saligang batas. Kung sinabi mong gano'n, naku po. Ha? Kahit pa sabihin mong walang kinalaman dyan ito, kahit anong paliwanag ang gawin nila dyan, kahit anong banat ang gawin sa'yo, ha? Wala nang maniniwala. At maraming sisimpatya sa'yo. Magiging katanggap-tanggap ka pa sa kabilang bakod. Di ba? Sa susunod na administrasyon. Eh, wala eh. Sino ba advisor mo? Ha? Sayang bayad mo dyan. Sino yung mga nag-PPPR sa'yo? Ha? Na mga bopols. Para kayong si... Yung isa, yung yap. Na mayabang din. Ha? Kala mo kung sino. Pagawa ng building, pangalan niya nakalagay. Bakit? Pera mo ba yun? Ha? Ano-ano pinaggagawa nitong mga hinayupak na to? Ano masasabi mo? Ha? Bading Soriano. Eh, este Bading. Bad Eli Soriano. Oh, tanga! Inutil! Tarantado! Oh, di ako yun ah. Mga kaibigan. May tawa ng tawa rito. Diyan ka nga maupo. Mas gusto ko nandiyan kay. Magpapaalam na po ako mga kaibigan sa mga nakikinig po sa atin sa DWBL dahil hanggang alas 11 lang po ang ating palatuntunan na napapakinggan sa DWBL 1242 Lunes hanggang Biyernes po yan. No? Alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Pero huwag po kayong alis dahil magbabalik po ang Lapid Fire pagkatapos lamang ng ilang saglit. Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Kapersil Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, May Pacquiao. Maraming salamat po.